Hello, good day, teachers. It's 4:30 in the afternoon here in our school. At ngayon pong hapon na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano pong gumawa ng link sa Google Meet. So, una po, dapat po ay nakapag-login po tayo sa account natin. Pwede po sa Gmail ninyo, pwede din po sa DepEd account. Yan po yung mga pwede natin gamitin para sa ating klase or sa ating gagawin na Google. Kapag nakapag-login na po tayo, pupunta lang po tayo sa google.com. Meron pong iba't ibang paraan. So, una po, dito sa google.com, sa tabi po ng inyong profile picture, meron po dyang 9 dots na nagpa-square. Click lang po yan siya natin at puntahan po natin ang calendar. Yan, ito po ang calendar ang pupuntahan natin. Or pwede din sa browser ninyo, okay, sa address bar, itatype nyo lang po ang calendar.google.com. Yan, tapos dediretso na po kaagad kayo sa calendar. So, yun po yung dalawang paraan. O, ito po yung calendar ko. Nakita niyo po yung naka-red dyan. Ito po yung always na na-task na nandito sa aking calendar. O, ito po yung link na ginagamit ko o yung task na ginagamit ko from first quarter hanggang ngayon na third quarter po tayo. O, hindi na po ako nagpabago-bago ng link. So, paano po gagawin yon? Paano po ba mag-create ng link? So, unang gagawin, pwedeng dalawa din ang step. So, pwede dito sa left side, meron po dyang create. May plus sign po na Google ang color. So, pwede po natin siyang i-click. Ayan. At dediretso po siya sa itsura na ito. Or, pwede din pong pupunta po kayo sa date. Halimbawa, bukas yun mangyayari. Click nyo po yung date na yan. Ayan. Click nyo ang date. And then, pwede dito sa click nyo kaagad dito sa mga time kung anong time yon. Okay, for example, sa 24. So, halimbawa, sa 9 po yun siya gagawin. So, click po kayo dito sa 9 at lalabas din yun siya. So, halimbawa ito, sa 24, February 24, meron po kayong webinar or workshop. O, ito po yung gagawin natin. So, dito sa taas, mag-a-add po tayo ng title. Okay, for example, ito po ay webinar on ICT integration. Yun po yung title. And then sa event, okay, ano kayo kung reminder ba yan or task or event. So dahil event yun, nasa event siya. So ilipat nyo lang siya ng ganun kung ano bang klase yung ilalagay mo sa calendar. So dahil sa ano to, ilalagay po natin sa event. And then sa time naman po, ito po ay naka-default dahil sa 24 mo siya nilagay, naka-default siya sa 24. At yung oras, naka-default sa 9. Ngayon po ay pwede mo siyang palitan. So, halimbawa, hindi po siya sa 24 pala, pwede mo naman siyang palitan. Halimbawa, sa 25 pala yun or sa 26. Yan. And then, sa oras naman, pwede din siyang palitan. Pwede mo siyang i-type or pwede mamili ka dito sa drop-down. So, for example, 8 o'clock mag-start po ang webinar at mag-end po sa 4 p.m., yan, ganun po ang pag-set ng time. Pero, kung all day ito mangyayari at walang specific time, pwede mong i-click itong all day. Yan. Kasi kung naka-time po siya, pag mag-enter po yung mga participant, hindi po sila maka-join kaagad kasi meron kang sinet na oras. O kung gusto mo na as day come, pwede silang mag-enter, click mo lang po yung all day. Yan. And then, kung halimbawa gusto mo yung katulad sa akin na naka-red is from first quarter to third quarter, yun lang ang gamit ko. Yan. Click mo po yung repeat. Yan. Daily. Repeat daily. So, pag clinic mo po ang repeat daily, ibig sabihin nun ay daily, ang link na yun ay pwede mo siyang gamitin kasi naka-repeat po siya daily. Yan. So, yun po ang gagawin natin. Repeat siya daily. Pero pag tinik mo ang do not repeat, so isang araw mo lang siya magagamit yung link na yun.
Then, pwede po tayo mag-add ng specific guest sa ating webinar. For example, yung mga teacher natin na gustong sumali. Ayan. Kapag sinet po sila as guest, may magpapadala po sa kanila ng invitation doon sa kanilang Gmail account or DepEd account. So, yan. So, halimbawa, ito ay in-add ko sa makakasali. Enter lang po. Ayan. So, na-enter ko po siya. Okay, ulong natin dito. Yan. Okay, click po natin yung save. Okay, after nun, ay pwede ka pang mag-add ng iba pang guest na pwede mong padalhan ng invitation. Yan. And then, mamaya na po natin i-click yung Google. Tingnan po muna natin dito sa iba. Pwede din po nating lagyan ng location. Okay, halimbawa sa school namin, ayan. So, pwedeng lagyan ng location, pwedeng iset ang color. Yan, pwedeng iset ang color. Yan, any color. And then, default visibility, kung private ba ito na link. Okay, yung mga na-invite lang, at saka yung mga na-sendan lang na link, ang pwedeng makapasok. Pero kapag ang iba gusto makapasok, ay iset po natin ng public, lalo na yung etong gamit mo, DepEd account, ang kanila po ay Gmail. Then, pwede pong mag-alarm. Ayan, ito yung mga alarm. So, pwede mo siyang iset ang alarm para malaman mo na mag-start na. And then, pwede din po palang mag-add ng description para yun po ang makikita sa link na ibibigay mo. Halimbawa, itong title na ito, yun din po yung description na ilalagay mo. Depende na sa iyo. Okay? So, meeting notes, pwede ka mag-add ng memo dito para sa webinar na iyon. At pag natapos mo ng set, ito po yung mga na-set natin. May na-set po tayo na time, mag-set po tayo ng mga attendees or guests, nag-set po tayo ng description, at color, yan. So, pagtapos na po ito, click po natin itong save. Okay? Huwag kalimutan na i-click ang save. So, pag na-click mo na ang save na, add na po kaagad. So, ayan, mag-send na po ng message doon sa mga attendees. So, pag na-click mo po yun, na-add na siya sa calendar mo. Ngayon ay pwede mo na siyang lagay sa Google Meet. So, paano ba yun? Kanina nag-appear na yun, pero hindi pa natin pinindot kasi pupunta na kaagad yun sa Google okay, Meet. So, kapag na-click po natin yung save, dadagdag ang nilagay mo po na webinar link or na save mo ay madadagdag po na ta sa calendar. So, pag nandiyan na po siya sa calendar, pwede na natin siyang i-add sa Google Meet. So, click lang po natin itong ating webinar. Then, meron po dyang copy na symbol. Pwede din po itong i-highlight. So, pwedeng i-highlight and then copy. Then, pwede din po itong button na ito for copy. So, pag copy nyo po ng ganyan, yan, ay didiretso na po yan siya sa pag-paste. Pwede mo na kaagad siyang i-paste sa group chat or sa specific na padadalhan mo ng link. So, for example, sa Facebook na Messenger, ayan. So, isi-send ko sa aking account. So, ipipaste lang po siya at andyan na po. Yan. So, yan po o. Webinar on ICT Integration Thursday, February 24. So, may title po siya kasi naset po natin yung description, may title at saka date kung kailan. So, pag mag-join po yung ating mga ano, ay click lang po nila yung link na sinend mo sa kanila. So, ganyan lang po ang pag-generate ng Google Meet link.